What's up guys? Opog TV here. Maraming mga inhinyero at arkitekto ang may malawak na imahinasyon pagdating sa pagdidisenyo ng mga gusali. Ang iba sa kanila ay hinihigitan pa ang kanilang limitasyon upang makagawa ng natatangi at di malilimutang itsura. Tara na't isa-isahin natin ang 10 sa pinakakakaibang gusali sa buong mundo. Number 10, 014 Tower. Ang lugar kung saan nakatayo ang pinakamataas na gusali sa buong mundo, ang 7-star hotel at ang nag-iisang man-made archipelago sa mundo, ang Dubai UAE. Isama mo pa dyan ang pang-sampo at una sa ating listahan na 014 Tower. Ito ay isang office skyscraper na may 23 floors na sinimulang itayo noong 2017. Ang naiibang disenyo nito na may pader na naglalaman ng halos nasa 1,000 butas at may iba't ibang hugis na parang isang keso ay tumutulong sa pagpapalamig sa gusali na kung saan ay may 1 metrong layo mula sa pinakagusali nito at may kapal na 40 centimeters. Number 9, Flatiron Building. Ang gusaling ito ay matatagpuan mo sa New York, USA. Kilala din ang New York sa mga nagtataasan at iconic na mga gusali tulad ng Empire State Building. Ang Flatiron Building ay isang triangular 22-story building na idinisenyo ni Daniel Burnham at Frederick Dinkelberg. Hindi man ito napapabilang sa may pinakamataas na gusali sa syudad, subalit napabilang naman ito sa mga naging iconic na gusali kung saan maraming nagpupuntang photographer para kunan ito ng litrato. Ang pangalan ng gusaling ito ay hango naman sa isang plancha dahil na din sa disenyo nito. Sa loob naman nito ay makikita mo ang mga nagagandahang apartments at offices. Number 8, Aqua Building. Sinimulang itayo ang gusaling ito noong 2007 at binuksan noong 2009. Ang kakaibang gusaling ito ay may 87 floors at 24 elevators. Dagdag pa dyan ang 210 hotel rooms, 476 residential rooms, at ang 263 condominiums. Ito ay nagkakahalaga ng $300 million upang maipatayo. Ang skyscraper na ito ay tinaguri ang tallest building designed by woman, kung saan ay idinisenyo ng architect na si Jian Gang, na may itsura na parang umaalon na tubig bilang isang balkonahin ng gusali, upang masilayan ang naggagandang skyscraper at ang Lake Michigan. Ito ay matatagpuan mo sa Chicago, Illinois, USA. Number 7, Louis Vuitton Foundation. Ang architectural wonder na ito ay ang isa sa mga sikat na gusali sa lungsod. Sinimulang ipatayo noong 2008 na umaabot sa $140 million. Subalit, ito ay binuksan sa publiko noong 2014. Ang gusaling ito ay isang non-profit art museum at cultural center na sa pangalan pa lang ay malalaman mo na kung sino ang nag-sponsor. Ang Louis Vuitton Foundation ay may 2 palapag at 11 art galleries. Ito ay natatangi dahil sa kakaiba at nakakamanghang arkitekto dito. Sa loob nito ay makikita mo ang iba't ibang paintings at sculptures. Dagdag pa dyan ay ang restaurant. Matatagpuan naman ito sa Paris, France. Number 6, Lotus Temple. Ang lotus flower ay sumisimbolo ng peace at prosperity. Gamit ang ganitong itsura ay idinisenyo ng arkitekto na si Architect Paribors ang templo na ito, hango sa isang lotus flower. Ang gusaling ito ay nagtatampok ng 27 blooming petals na gawa sa pristine marble blocks at napapalibutan ng 9 na crystal clear water pools. Ito ay kayang magkapasidad ng 2,500 na tao at naipatayo noon pang 1986 na mas kilala bilang Baha'i, House of Worship,
na matatagpuan sa New Delhi, India, na ginagamit para sa mga religious gatherings, kung saan ay ang pinakabinibisitang religious temple sa mundo. Number 5. One Central Park. Ang gusali na ito ay isang award-winning mixed-use building na matatagpuan sa Sydney, Australia, na binubuo ng 2 residential apartments at sa ilalim naman ay ang 6 na palapag na retail shopping center. Nagtatampok din ito ng vertical hanging gardens na talagang magugustuhan ng mga nature lover at cantilever heliostat o ang mga 40 large motorized mirrors na tumutulong upang i-reflect ang sunlight sa ibang direksyon. Talagang hindi mo maipagkakaila na isa itong napakagandang world-class architecture. Ito na talaga ang masasabi mo, where city meets nature. Number 4. Casa Mila. Ang tanyag na gusali na ito na may naiibang disenyo sa kalagitnaan ng 1906 at 1912 na kilala din bilang La Pedrera ay idinisenyo ng maalamat na si Antoni Gaudí. Ito ay matatagpuan sa Barcelona, Spain, na pagmamay-ari ni Pere Mila at kanyang asawa na si Roser Segimon noong 1910. Hanggang sa mamatay si Pere noong 1940 at maibenta ang kakaibang gusaling ito sa ibang pagmamay-ari upang gawing apartment. Ang Casa Mila ay idineklara din bilang isang World Heritage ng UNESCO noong 1984 na kung saan ay binibisita ng maraming turista. Number 3. Maud Gakuen Cocoon Tower. Ang architectural beauty na ito na may naiibang disenyo na matatagpuan sa Tokyo, Japan ay isang 50 floors educational facility kung saan ay natapos ipatayo noong 2008. Ang kwento sa likod ng disenyo ng gusaling ito ay inihahalin tulad sa isang cocoon kung saan dinedevelop ang mga estudyante upang maging matagumpay sa kanilang profesyon. Ang educational facility na ito ay tinaguri ang second tallest educational building in the world at nag-o-offer ng 3 educational institutions, kabilang ang Fashion Vocational School, Special Technology and Design College, at ang Medical College. Number 2. Capitol Gate. Tinaguri ang world's furthest leaning man-made tower ng Guinness Book of World Records noong 2010 ang napakagandang gusaling ito sa mundo. Ito ay ang Capitol Gate na matatagpuan sa bansa na kung saan ay aktibo sa pag-invest sa teknolohiya at arkitektura, ang Abu Dhabi, Dubai. Ang skyscraper na ito ay kilala din bilang Leaning Tower of Abu Dhabi kung saan ay may anggulong 18 degrees at may 35 na palapag. Ang tagilid na gusali na ito ay nagkakahalaga ng $233 million upang maipatayo na ginagamit bilang hotel at offices na talagang may kahanga-hangang disenyo. Number 1. Dancing House. Huli sa ating listahan ay ang Dancing House na matatagpuan sa Czech Republic. Ang kinakatayuan ng gusaling ito ay dating bahay na nasira dahil sa US bombing of Prague noong 1945 hanggang sa mapalitan ng parang sumasayaw na gusali na natapos ipatayo noong 1996 at idinisenyo ng isang Croatian Czech architect na si Vlado Milunik sa tulong ng isang Canadian architect na si Frank Gehry. Balak sana itong gawing cultural center, subalit kasalukuyan na itong ginagamit bilang opisina na may restaurant sa pinakataas nito. Ang mga turista naman na nadadaan dito ay talagang hindi pinapalampas ang pagkuha ng kagiliw-giliw na litrato dito. Nag-enjoy ba kayo sa ating episode ngayon? Alin sa 10 na itampok natin ang pinakanagustuhan mo? Ibahagi mo na sa comment section below. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe
sa ating channel ay pindutin lang ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga bagong interesting topics natin. Kung nagustuhan mo man ang episode natin ngayon, ay pindutin mo na din ang like button. Shoutout po pala sa ating viewers na si 01, Lal Fernie, Teras Ramirez at sa Tremble Family. Maraming salamat mga Kaupag TV!